Yo, what's up guys? Pupunta tayo ngayon doon sa isang maliit na kapilya o simbahan. Ang kwento kasi dito, bawal yung mga pagkakatipon dahil sa pandemic. Bawal yung mga mass gathering. Isang gabi nito guys, mayroong nakakita dito na ang kapilya na yan, sobrang daming sumamba, sobrang daming nakitang tao na yun nga nagkakatipon sila. Inireport nga sa may ginaukulan. Pagka-report ngayon guys, pinuntahan ngayon yung mga ginaukulan dun sa kapilya na yan. Pero pagpunta doon guys, nanindigan ang mga miyembro at mga nanungkulan sa simbahan na yan na walang pagkakatipon sa araw na yan. So nagkaroon ng kababalaghan, nagkakaroon ng kwento na wala talagang nagaganap na mga pagsamba ng araw na yan. Kasi bawal naman talaga sa loob ng pandemic na to, kapandemic tayo, bawal sa ilikin na magkaroon ng mass gathering or mga pagkakatipon sa mga bahay-sambahay. So paniniwala nila guys, yung nagkakatipon na yon ay hindi normal. Merong nangyayaring kababalagan. So guys, punta natin yung kapilya na yon o simbahan na yung maliit. Hindi lang natin pangalanan guys, para as a privacy na rin kung anong religion yung simbahan na yan. At yung lugar din din natin pangalanan. Kaya guys, punta na natin. Tara. So ayun na guys, oh, ang kapelya o simbahan. May mga katabing mga kabahayan naman. Punta natin. Wala dito sa highway. Lalakad tayo ng gunto. Simbahan guys. So ito na naman tayo guys, not alone challenge. Punta natin to at imbestigahan natin kung mayroon bang paranormal activity na nagaganap dito sa maliit na kapilya na to. Ito na yung kapilya guys. Ito siya. Merong bahay dito. At doon din. Merong bahay din doon. At ikutin muna natin itong maliit na kapilya ito guys. At sabi, bukas naman daw to. Tingnan din natin sa loob kung talagang meron bang nagaganap ditong activity pagkagabi. Kita lang kasi ito doon sa highway na
pagkapapasok ka ng kita, narinig ako. Doon kasi sa highway guys, kitang kita to pag may mga nagaganap dito, mga gathering, like mga pagkakatipon, pagsamba. Kitang kita to guys. So ang nakasaksi guys, so yung nakasaksi guys is punong-puno daw yun, punong-puno daw to ng mga taong sumumba. Ba't nanindigan ang mga may tungkulin dito guys, nga walang pangsamba sa araw na yan, nakasarado to. At yan nga, yung mga nagsamba rito guys, nakita nila, nanindigan sila na kakaibang mga nilalang na yan nandito. Pero guys, tumaas yung balaybo. May bahay doon, sarado na. So lahat ng paligid dito, wala na talagang katao-tao. At ang likod nitong kapilya na to guys, kakahuyan na rin. Halibutin muna natin. Bahay din to, pero ang main natin na iimbestigahan itong kapelya. Itong likod ng simbahan dito guys, itong likod ng simbahan, ano na yan, kakawyan na, tama, kakawyan na yan. Ito ang CR nila guys sa simbahan na to. Ito yung CR. Patry natin. Ayaw, mabuksan na ayaw. Kahoy guys, ito na yung likod niya. So creepy talaga guys, kasi nga likod ng simbahan na to is kakawyan. Meron din ito pasukan, sarado siya. Nahanap sa loob. At dun sa loob guys, sa tambay tayo, gagamit tayo ng EMF kung talagang meron bang nagpaparamdam, nagpapakita. Creepy yung tunog, pintuan. So ito yung loob ng malilim. Ilawan natin. Ito, merong
meron silang jar at itong meron silang altar, guys. Ito yung altar nila. Ito yung speaker. Oh my God. Oh my God. Kita niyo. Tawag ba dyan? Tawag ba dyan? Rosan sila rin nga iso. It's 10:25 PM. Oh my God. So dito guys, no, at this time gagawa tayo ng mga pag-iimbestiga about AMF kung mayroong mang magpaparamdam dito. Kanina mayroong paparamdam, bukas yung pinto tapos nakasara na. Ayan, nakabukas na naman ulit, guys. Ayan. Okay. This time ito yung nakita natin pintuan, guys, sa puntang labasan ito. And then gagamit tayo ngayon ng AMF, guys, kung sakali bang mayroon bang mga paranormal activity dito na kaganap. I don't think so kanina, guys. Baka hangin lang din yung magsara doon sa pintuan. So binuhay na tayo gumamit yung AMF. O ito na, guys, ang lakas. So gumamit tayo ng AMF, guys. Ang lakas. Oh, wala.
bukas. So, meron dito guys. Meron mga paranormal na nasasagap na ang ngayon. Dito tayo tatambay muna. Titingnan natin kung mag-i-live na guys. Dito tayo, upo tayo dito guys sa isang tabi. At magmamasid tayo dito. Okay. Yung pintuan guys, nakabukas pa rin. Okay. Yo guys, it's Alone Challenge 100%. Pasensya na kayo guys na lagi tayong nadidelay sa mga upload. Still pa rin. Nagkalat pa rin yung mga boundaries, yung mga lockdown, yung mga ICQ, MECQ. Mahigpit talaga guys. Kahit vaccinated ka na, pag lumusot ka sa mga boundaries, hanapan ka pa rin ang swab test. Negative. Shoutout sa inyo guys. Thank you sa lahat ng mga naniniwala sa akin. Lahat ng mga sumabay-bay sa channel ko. Thank you so much sa inyo guys. At happy 41K na tayo guys. Oh my goodness. Shoutout sa inyo. Lahat ng mga ghost hunter dyan. Lahat. Lahat kayo guys. Ang dami. Isa-isahin ko kayo. Lahat na kayo. At shout out dyan sa Sambuanga. Next stop natin, Sambuanga. Alright? Parang may sumilip nung kanina guys. Ayun guys, no, please kung mag-comment kayo, huwag nyo na lang banggitin or huwag nyo lang tanungin sa akin kung anong pangalan ng kapilya na to sa privacy na lang din at saan lugar para hindi na lang din matrix kung saan. But ang kwento dito guys, alam nyo na maraming sumamba daw dito at may nakakita. Sobrang dami daw guys gabi nangyari pero wala namang pagsamba sa araw na yon. Kung ako tatanungin niyo guys, parang may mga lalakad sa labas. Sa labas guys, parang may naglalakad.
Alam nyo guys, mga ganitong lugar, sabi nila, mas maigi pa daw matulog ka sa sementeryo kaysa dito sa mga kapelya, sa mga simbahan, mag-3 AM challenge ka. But now guys, hindi tayo pwedeng mag-3 AM challenge kasi nagpaalam lang tayo dito saglit na bibisitahin natin to. Hindi naman 3 AM challenge ang sinabi natin. Pero kung tanongin nyo guys, nandito ako ngayon, naririnig ko mayroong mga naglalakad-lakad sa labas. I don't know, siguro may mga kabayan sa paligid, baka may yung mga tao lang din o yung mga nakatira lang din siguro. At yung pituan kanina guys, sumara siya. Pero ngayon, still bukas din siya. Baka lang kanina guys, is hangin. Tambay na lang dito guys. Two times na guys na may gumalaw sa pintuan ah.
nagtataka guys. At di nakapagtataka, kinabahan ako dun. But malambot siya guys, madali siyang matulak. Madali siyang matulak, madali siyang mahatak. Sobrang lambot. So, ayun guys, no? Yung pintuan, dalawang bisis sumara. At yung EMF guys, sobrang lakas ng sagap ng radar dito. Yeah, kung ako tatanungin guys, mas creepy talaga ang mga ganito kaysa silindaryo. Ayun na naman guys, kung may naririnig naman ako naglalakad sa labas. Ayun na guys, no? Naikot na natin ang buong paligid ng kapilya na to. At yun lang nakita natin yung pintuan. Sumara. But I don't know, siguro hangin lang din. O kaya ano. Diba? Ang kwento pa nila dito guys, sa kabilang kalsada na yan, Kakahoyan din, marami din silang namataan na mga, sabi nila, mga engkanto or what. Puntahan din natin yan dyan, mga sunod vlog natin. Kung talaga bang may nagpakita. But siguro sa mga next vlog na. Kasi mayroon pa tayong pupuntang ibang nag-request din sa atin na, mga, na friend din na i-explore natin. Yeah guys, thank you so much for supporting my vlog guys. And hoping guys na nakuha na natin ang camera yung pagsira dito. No? Malambot lang. Hindi ko sigurado guys kung paranormal activity ba yon or hangin lang. Okay. Okay, sarado. Right. Hoping guys na enjoy my video guys. Please subscribe my channel guys and hit notification bell para lagi kang updated sa mga creepy ko mga video. Thank you so much sa inyo guys, lahat ng mga niniwala sa akin dyan. Mga Donski lovers, thank you so much. At mga basher ko rin dyan, thank you rin sa inyo guys. Walang sawa akong magpapasalamat sa inyo. Thank you. Lahat ng mga ghost hunter, thank you sa inyo guys. Mabuhay kayo. Bye-bye.